Let's go. Hello mga Tomodachi! Welcome na naman sa aking channel at andito ako ngayon. Kasama ko ngayon si... Si John. Ayan, si John. So guys, so si John is nandito sa Japan and ang work niya is... Computer programmer. Ayan, computer programmer. So matalino si John for sure. Hirap nun ah, kasi nag-try din kami mag-search ni nung asawa si Freya ng programming kung ano yung mga... Diba? Kung graduate ka, talagang alam mo knowledgeable yung isang tao dun. So, expert na. Expert. Ay, hindi. And ngayon, nangungupahan siya dito sa apartment namin sa Japan. And ilang months ka na nga pala nangungupahan dito? Since January. 4 months. 4 months. Ayan. So, 4 months na nag-upa si John dito sa apartment. So, kamusta naman yung experience na solo ka na lang? Maganda. Tapos malinis. Maganda to, tapos malinis. Kasi, kung hindi nga nagtatanong si John is dati naka-shared house siya, di ba? So, kamusta na pala experience sa shared house? Masikip kasi yung dati kong shared house kasi 8 square meter lang. So, parang dalawang width span ko lang. Tapos, pagising, tapos nasa yung ref ko nasa harap, tapos yung computer table, ganun lang. Tapos, pero shared naman yung CR tapos yung kitchen. Kaya shared house kasi shared yung kitchen nila pati yung CR. Kayo ay medyo maselan, di ba? Lalo na kayo, kunyari, maselan kayo sa gusto nyong may sarili kayong bathroom or yung CR, di ba? So, mas okay kung kumuha kayo ng apartment kung kaya ng budget niya. Ilang buwan ka na sa Japan at anong klaseng visa ang meron ka? 5 years na ako dito sa Japan. Tapos yung visa ko is yung humanities engineer na visa. So, ano to? Itong visa ba na to is parang specific lang sa mga engineer or... Hindi naman like parang ano yan siya, visa for teachers, tapos... Pero yung ano yan, parang high-skilled visa, high-skilled. Parang ganun. High-skilled, so talaga. High-skilled visa, guys. So, mamaya malalaman nyo kung ano pa yung pwedeng mga requirements para mag-apply sa ganitong type of visa. Paano mo nalaman saan mag-apply at paano ka nag-apply bilang computer programmer dito sa Japan? Nag-apply ako dati sa mga website. Kasi if gusto mong maghanap ng high-skilled na job like computer programming, dapat nakapasa ka na ng mga N3 or N2 na level. Ganon. Kasi mahirap kasi mag-apply sa mga ganyang trabaho if mababa lang yung Japanese level mo. So at that time kasi wala pa kasi akong Japanese na level. So, parang nag-apply lang ako online. So, parang wala akong pakialam kung N3 or N2 na level yan. So, like, parang paswertehan na lang. So, yun nga, parang nag-reply yung company na naghanap daw sila ng internship. Tapos, yun, so, trinay ko. Pero yung internship is, wala silang bayad. So, at that time, binigyan kami ng 3 months na internship. Pero... Nung first day ko doon is tinanong ko na sa manager if magbibigay ba sila ng visa. Kasi student pa naman ako dati. Depende daw sa performance. Pinagpatuloy ko yung internship, so tinapos ko yung program. Tapos nung natapos ko, tinanong ko sila kung magbibigay ba sila ng visa. Pero at that time kasi is wala pang foreigner sa company namin. Tapos sabi ng president na hindi daw ako bibigyan kasi wala naman akong mataas na Japanese level. So, unang foreigner sa company. Hindi. Yun lang to pinakiusapan yung yung company, yung president. Tapos sabi nila na sabi ng manager na siya lang daw yung bahala sa akin. So una mahirapan ka talagang intindihin yung mga Japanese, pero talagang kailangan mo lang pagpursigihan. Kumbaga kahit di mo sila maintindihan, minsan tatango ka na lang parang ganun ka na lang, di ba? Pero at least, di ba, ngayon medyo sanay ka na. Of course, mas okay pa rin kung meron kayong N2 or entry level na parang skill. Mas malaki yung chance na matanggap. Si John, talagang sinuwerte siya. Tapos, pinakita rin naman kasi niya yung skill niya bilang magaling na programmer, di ba? So, syempre, hindi lang naman pwede na swerte lang. Kailangan may skill ka pa din, di ba? Next question tayo. So, ito, marami din siguro magtatanong nito. How much yung nagastos mo
nung simula na sa Pilipinas ka na nag-apply ka papunta dito sa Japan? Nung nag-inquire kami is 6 months yung ano, kasi nag-apply ako as student visa. So meron yung mga agency fee, mga ganun. Tapos 3 months namin binayaran yung rent namin pagpasok sa Japan. So, mga range, mga 300 to 500, ganun. Mayaman si Jan. Hindi, kasi ano, like, before, nung ano, nung pumasok ako sa Japan is, nag-work ako as, ano, yung parang real estate ba? Oh, real estate. So, nagbibenta ako ng bahay before. Kondo, bahay. Oo, ganun. So, parang yung pera na, ano, ginamit ko pang gasto sa Japan, is yun yung mga commission ko dati. Malaking commission doon, no, pag real estate, no? Hindi naman, pero ano, naman paunti-unti, pero ano, paunti-unting unit, pero maramihan, gano'n. So, parang na-book lang. Na-book na, nakahihip. Ano naman yung mga requirements para mag-apply bilang isang programmer dito sa Japan? Yung mga requirements naman is, yung sa part ko kasi is nung nagpa-switch na ako ng visa, is yung company ko kasi yung nag-asikaso na lahat. So, nagpasa lang ako ng residence card sa company ko. So, yun lang. Pero for foreigners kasi na ano, like parang merong mag-sponsor sa kanila. Sila kasi dapat yung pumunta talaga sa immigration. So hihingan sila ng residence card, tapos yung diploma nila, yung nag-graduate ba sila, tapos yung diploma sa language school, tapos yung ano pa, yung residence certificate. So maraming mga ganun na requirements. Pero sa part ko kasi yung company ko is meron naman silang ano, yung parang abogado sa company. So sila na yung nag-asikaso. So like parang binigay ko lang yung residence card ko. So yun, sila na yung nag-asikaso. Swerte din eh, no? Kasi syempre hassle din yun eh, no? Pag ikaw yung nag-asikaso lahat. Papunta-punta ka. Yung mga ibang foreigner is ano, pumupunta sila sa immigration. Para nagpaparinyo ng visa nila. So on my part na ano, like pag na-expire yung visa ko, so ibigay ko lang sa company yung residence card. Sila na yung mag-extend. Galing. I love it. Ang ganda na. Grabe guys, so, ang ganda nung parang yung nakuha ng employer ni Jan. So talagang bigla ko baga pinigyan siya ng chance. Tapos ngayon sila rin nag-aasikaso ng visa. So of course, makakahanap kayo ng mga ganitong kalulupit din ng mga employer. Basta tsagayin nyo lang. Hanap-hanap lang kayo ng hanap. Diba? Mm-hmm. Pinakahihintay na tanong. Mm-hmm. At ang pinakahinihintay na sagot. Magkano ang salary range ng isang programmer dito sa Japan? Yung about sa salary range is ano, depende naman sa skill mo. Okay. At saka sa position. Mm-hmm. So for entry level siguro na programmer, mga nasa 3 million to 6 million Japanese yen. So meron namang sa ano, yung parang above, parang hindi siguro mga junior o ganun. So mga 6 to 8, tapos yung senior is 8 to 10. 8 to 10. Ganun, yeah. Japanese yan. Diba? Medyo malaki yung sweldo. Pero of course, hindi rin ganun kadali yung trabaho. Yan, syempre, di ba? Meron bang, ano, way, let's say, pwedeng ma-promote or may way, ano, may line of promotion ba dyan sa company nyo? Meron namang, ano, yung roadmap ng promotion. Yung, so, nung una is yung nga, yung papasok ka doon sa company, tapos yung provisionary, tapos mag-promote ka na engineer, tapos yung parang lead engineer. Ooh. Tapos yung parang project manager, tapos after sa project manager is maging senior manager, ganun. Okay. So next question tayo dyan. Worth it ba yung pag-work mo dito sa Japan compare nung nag-work ka pa sa Pilipinas? Let's say sa work environment mo, in difference noon. Worth it naman yung pag ano, yung hindi naman sabing work, yung risk ko na pumunta ng Japan. Pero nung time ko kasi is parang ano lang kasi yon, parang pangkatuwaan. So parang siyempre meron na maganda naman yung work ko sa Pilipinas. Kasi ano naman din ako doon, nagbebenta ng real estate. Tapos ano, programmer din ako doon. Pero kasi yung friend ko nag-invite siya sa akin na ano, na punta tayo ng Japan, mag-student visa tayo doon. Kung magpunta ako ng Japan tapos maging factory worker, siyempre mas malaki yung sahod kasi ano. So, yung nga, parang nag-aral lang kami doon sa Pilipinas. Sige, try natin. Ganun, punta kami ng Japan. Nung una is, ano, mahirap kasi, siyempre, nag-transition ako sa office task ba ako, ano, like programmer. Tapos, nung pagpunta ko dito, kung ano-ano na lang yung trabaho ko. So, naging dishwasher ako.
Tapos ng ano, saan yung dishwasher? Sa restaurant. Restaurant. Nakatayo ko ng ano, 5 hours ganun na. Tapos naghuhugas ka ng pinggan. Tapos tapos ano, maglilinis ng restaurant, nagmamap. Sabi ko dati, ang layo ng no, trabaho. Siyempre, ano? Siyempre yung transition ng nasa office ka, nagbebenta ka ng real estate, tapos nagpro-program ka lang, tapos pagpunta mo dito ng Japan, ganun yung trabaho mo. Siyempre, ano, parang ano ba to, worth it ba to yung ano? Parang napapa-question ka din sa sarili mo na ano ba to yung pinasok ko, ganito. Tapos pinaalis ako noon, 1 week lang ako doon. Ah, ka lang? So, parang ano ba, siyempre, pagod ba yung katawan ko? So, parang hindi ko na minsan ay, ikaw na talaga nag-decide na umalis? Hindi, pinalis niya talaga ako. Pinalis ka na talaga? Kasi parang may nabasag, parang everyday na lang, parang may nababasag akong baso. Ah, ganun. Siyempre, di ka sanay eh. Oo, siyempre, di ba ako sanay sa mga ganyang trabaho. So, pinalis niya ako, tapos nag-apply ako ng ibang trabaho. So, yun, nag-hotel ako, naglinis ng hotel. Hotel. Tapos after nung naglinis ng hotel, nagkargador pa ako doon dati sa ano, supermarket. So yun, parang mga trabaho dati, parang sinasabi ko na ano, parang hindi worth it yung ano ko, yung ginawa ko, kasi pinagpalit ko lang yung trabaho ko sa ganito. Worth it naman kasi ano, nabigyan naman ng ano, ng trabaho na ano, maganda. Nakahanap siya ng employer. Ganun. So diyan siguro second to the last question ko na to. Okay. So of course, mga tanong ko sa inyo is job-related mo. Ngayon, medyo, hindi naman, semi-personal lang naman. So, ano yung ibang pinagkakabalan mo? Or say, let's say, outside ng work hours mo? Oh, no. Like, sa Saturday, like, pumupunta ako sa, ano, Ikebukuro. Ikebukuro? Oo. Kasi, ano, one train lang dito. Tapos, ano, kasi toy collector kasi ako. Anong kinakolect mo? Marami, mga statue. Tapos, yung mga figures. Ng anime? Anime, One Piece, Naruto, mga ano. Ay, may yung sa likod guys, nagre-react kasi One Piece fan yun si Freya. So ano, so pumupunta ako minsan sa ano, sa mga anime shop. Tapos tumitingin-tingin ako doon. Tapos ano, kung merong pasok sa budget, di bilhin, ganun. Tapos pag after sa Ikebukuro, punta ako ng Shinjuku, ganun. Shinjuku. Tapos ano, hanap ng mga ano, mga sapatos o tingin-tingin lang. Sapatos din. Ano ko sa sapatos. Tapos after Shinjuku, punta sa ano, yung sa gitna, yung yellow na line, punta ng Akihabara. Akihabara para sa mga PC. So yun lang, parang ano, isang sa Saturday, ganun lang yung ano ko. Lungkot pa rin maging OFW, alam natin yung malayo ito, isang pamilya na nila, di ba? Pero, di ba kakauwi mo lang galing Pilipinas, di ba? Oo. So, ano, kumusta yung Pilipinas? Mainit? Oo, mainit. Mainit. Ano, so, yung traffic? Traffic, yun. Tapos, ano, malikabok. Any plans on going back to the Philippines for good? Kumbaga, hindi for ka good? Na babalik sa Japan. For good? Oo, no? For good. Hindi pwede yung bakasyon? Hindi pwede, iba yun, di. Parang yun sa buo. Hindi ko pa alam. Hindi pa. Kasi, ano, pag yung gusto ko kasi yung lifestyle is ano, like pabalik-balik lang ako. Nung nag-renew, kalimutan ko mga 2023. Ah, so magpapalis hanggang 2028 ka pa pala yung visa mo. Mga ganun na. Solid. So nagaan ano, pa. Pero siguro after siguro ng ano 5 years ano, check ko muna kung ano, okay pa din na. Kung kasi ngayon may office man kami sa Cebu. So parang sabi ko kung gusto kong umuwi, uwi lang ako. Tapos kung gusto kong bumalik ng Japan, babalik lang din ako ng Japan. Pero kung okay, for good, mahirap pa. Okay, wala, di mahirap pa talaga. Kasi pag nasa Pilipinas ako, namimiss ko yung Japan. Correct. Yung environment, yung pagkain, tapos yung linis. Tapos pag nasa Japan naman ako, namimiss ko din yung Pilipinas. Totoo. So, ganun. Pero kung for good talaga, kung siguro, kung ano, kung tumanda, ganun. Kasi kahit anong sabihin mo naman na ano, kahit gustong-gusto ko talaga doon, there's no place like home, baya talaga. Correct. Ayun. So, and thank you, John. Thank you, again. Thank you. Salamat. So guys, eto, tapos na yung question and answer natin with John, pero hindi pa dyan natatapos dahil si John ay nag-o-offer ng mga services. So John, ano ba yung mga services na ino-offer mo? So ano, meron akong personal na website. So gumagawa ako ng ano, mga system for mga realtors or mga sa mga restaurant or any mga booking or sabihin na lang natin mga POS na system. So pwede yung i-check yung website ko, yung J-creatives.com.
So, if meron kayong mga ano, gusto nyong i-elevate yung business nyo, tapos ano, yung professional looking, and then reach out sa mga clients, i-visit nyo lang po yung ano, yung website ko. Yeah, so nalagay din namin kayo sa babayan. 5 years experience sa Japan, di pa ba kayo magtitiwala dito, di ba? Mga Hapon nga nagtiwala sa kanya, di ba? Ibig sabihin malupit at magaling talaga 'to. So guys, visit nyo na yung website niya. And of course, kung kailangan ng service niya, ano ba? Email? Email ka lang nila, may website. Meron namang ano, merong email doon sa website ko. Tapos ano, meron namang naka-connect din naman yun sa Facebook. So pwede lang naman i-chat. Okay, chat nyo lang si Jan, guys. Guys, kung realtors kayo, ayan, oh, pwede nyo kontakin si Jan. Tulungan kayo, mas nalaki yung ano yun yan. Kaganda yung business, yung business structure. And salamat po. Thank you din, Jan. Salamat. Sobrang na-appreciate namin yung time mo. And of course, sana sa lahat ng manunood nito may natutunan kayo. So, mga gusto mag-apply bilang programmer sa Japan, sana may natutunan kayo. And sa mga, kahit hindi programmer, OFW, di ba? OFW kayo, sana may natutunan din kayo. And I think dasal lang, dasal. Dasal. Correct. Dasal, yun ang word, dasal. Okay, so I think that's it for today. Thank you for watching this vlog and see you on my next vlogs. Bye! Bye-bye. Bye.